banta sa seguridad ng bansa ang Pogo ayon kay Defense Secretary Gibo Chudoro. Kasunod yan ang mga bagong nadiskubring hinihinalang Chinese military uniform sa Porac Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Sa ika-anim na araw ng search operation sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bagong set ng Chinese military uniform ang nakita. Kumpleto pati military boots. Mayroon pang natagpo ang hinihinalang military badge. Natin alam kung ito ba talaga, katotohanan ng ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay, whatever. Ha? But we are not ruling na ginagamit na ito kagad dito. Nitong nakaraang dalawang araw na raid, anim na Chinese military uniforms na ang narecover sa Pogo Hub. Ipinakita ng News 5 ang mga larawan ng uniforme sa military expert na si Jose Custodio. At ayon kay Custodio, posibleng lehitimo nga ang mga ito. They may be authentic Chinese uniforms, but doesn't necessarily prove anything. Kasi it could be said that, baka isa sa mga to military enthusiast, baka isa sa mga ito nagka-cosplay, o baka isa sa mga to nag-airsoft. Suspecha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pag-aari ng mga Pogo enforcer o torturer ang mga naturang uniforme. Kasi yan ang isa sa mga katangian. Ano mga enforcer, kailangan na may ex-military ka o kaya dati kang nasa serbisyo. Yun ang pinukuha nila mga taga-torture minsan o kaya yung taga-kidnap o kaya yung taga-gawa ng mga krimen para sa kanila. Eksklusibo namang nakuhana ng News 5 ang 25 rounds ng bala ng baril sa Building 34 ng Pogo Hub. Una nang sinabi ng PAOC na iniimbisigahan nila kung may patayang nagaganap sa loob ng compound. Ito'y matapos makita sa cellphone ng umano'y Chinese Pogo torturer na si Wu Li Feng ang mga litrato ng ilang bangkay. Natuklasan din ang isang dismantled na 9mm pistol at ilang sex toys. Pinasok rin ngayong araw ang panibagong working area. Bukod sa mga computer at cellphone, may nakitang mga vault. May pekeng dollar money rin at sangkatutak na SIM cards. Maraming ID at Chinese passport din ang tumambad sa mga otoridad. May dalawang expired alien employment permit at kwarto na may Chinese flag. Natuklasan din ang isang KTV na may second floor na itinuturing na sex area. Nagkalat dito ang ilang underwear at mga kondom. Tiniyak naman ng CIDG na wala ng tao sa loob ng mga gusali sa pagpapatuloy ng investigasyon sa Porac Hub. Nakuha ng News 5 ang mga dokumento na nagpapatunay na pinayagan ng Porac LGU ang pagpapagawa ng pasilidad noong 2019. May certificate of no objection din ito mula sa lokal na pamahalaan. Signed by the Sangguniang Bayan and the mayor allowing itong Porac Illegal Pogo Hub na mag-operate noong 2019. But according to PAGCOR, hindi na po nila inaprobahan. That was dated 2019. Siguro ma'am, simula noong 2019, lumaki na po siya na. Una nang sinabi ni Porac Mayor Jing Capil na walang mayor's permit ang Pogo Hub nitong 2024 dahil nasa negative list daw ito ng Bureau of Fire Protection. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chudoro, banta sa national security ang mga sindikatong ito na nagpapanggap umanong Pogo workers. Dapat na umanong wakasan ang mga ginagawang krimen ng mga sindikatong ito sa ating bansa na nagpapababa umano sa ating financial standing at nagdudulot ng kasamaan sa ating lipunan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.